Batit, Yen, welcome to the program. Salamat po, Tito Boy. Thank you po. Kumusta kayong dalawa? Okay naman po. Ako naman po, okay. Sobrang saya ko po ngayon na nakaharap na po kita isang boy abunda. Naku, salamat yan. Punta tayo sa mga kwento. Batit, paano ka naging NPA? For short po, no permanent address po. Kasi, ano po kasi, pinangarap po ako sa Calamba, Laguna. Then, pumunta po kami ng Davao nung baby pa po ako. So, dun po ako, ano po, yun. Dun po ako, kumbaga, nag-daycare to grade 5. So, after po nun, nag-decide po ako at yung family ko po na mag-grade 6 po ako dun sa Nueva Ecija. That's grade 6 po to senior high school po, nasa Nueva Ecija po ko. Then, after po nun, na, kasi po since mga kapatid ko po yung nagpapaaral sa akin, nag-decide naman po ulit kami na yung kuya ko naman po panganay magpapaaral sa akin since nasa Davao po siya. So, bumalik po ulit ako ng Davao para po mag-college. That's why, yun po, balik-balik po. Magna-19 ka na, 20? Magte-20 na Magte-20. Po. Isa sa mga epekto kasi, pagpaikot-ikot ka at wala kang permanenteng address, ika yes, nga, po. Ay no permanent friends din. So far, Tito Boy, sa pagpabalik-balik ko po, hindi po nawala sa akin yung mga kaibigan ko. Andyan pa rin sila? Andyan pa rin po sila, Tito Boy. Yan, ikaw ba ikinahiya mo na nagtrabaho ka sa Babuyan? Hindi po. Hindi ko po siya ikinakaya kasi kung hindi po dahil sa Babuyan, hindi po ako makakapag-aral. Mm-hmm. Paano? Patikim nga dun sa kwentong yon. Paano nangyari na ikay nagtrabaho sa Babuyan? Nung nawala po yung papa ko since nung namatay siya nung August 10, 2015, dun na po nagsimula yung buhay kong kailangan mo na talagang maging matured or maging independent para po matulungan mo yung isang pamilyang nakulangan na ng isang member or isang apo. Ano pang trabaho ang mga pinasok mo? Para namang matustusan mo ang iyong pag-aaral at para makatulong ka sa iyong pamilya. Nagtrabaho po ako sa isang restaurant. Bilang? Bilang. All around po yan. Nagluluto po ng burger, tapos nagugas. How old were you then? Oo. Ano po ako na 14 years old. 14? Pag tinatanong po ako na, sinasabi ko, mga 16 na ako para hindi po ako nila maano na, anong tawag din parang child? Child labor. Yes. Yen, bakit ka nagsinungaling? Ay. Bakit nagsinungaling ka na sasama ka, sasali ka sa audition ng PBB OTSO? Kasi alam ko pong hindi po ako papayagan ng mama ko pong mag-audition. Isa na po doon, wala po akong pamasahe. Tapos sobrang layo po ng buhi sa Naga. So magkano ang pamasahe nun? Mga nasa 90 to 105. Ang excuse mo ay? Magpa-practice ka ng majorette. Dahil majorette ka? Yes, majorette. Ay, ang galing naman. Wow. Wow.